Good morning guys. San man kayong dako sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lagi kayong mag-iingat guys, lagi po kayong mag-iingat. Ingat po kayo palagi guys, ingat po kayo. Yan, kung saan po kayo pupunta guys, ingat po, yan. Ngayon guys, pag-usapan natin ngayon guys sa umaga ito, ay ito, nabalitaan ko na naman guys, ang gobyerno guys ay mag-angkat na naman ng sibuyas. Ano lang nangyari din sa bansa natin ito guys? Lahat na lang, asukal, bigas, isda, kung mga galunggong dyan, kung ano na lang, pati sibuyas, pati asin. Lahat na lang, ini-import sa ibang bansa. Ano lang nangyari sa bansa natin ito guys? Mahalin nyo naman, sana ang gobyerno natin guys, marunong naman sana magmahal sa ating mga magsasaka at mga isda. Lahat na lang ano natin dito, ini-import na lang doon. Bakit ang hilig-hilig nyong, kayong mag-gobyerno dyan ha? Hindi nyo ba alam, ang taong bayan nagpasyulo sa inyo? Bakit ang hilig-hilig nyo mag-import-import doon ng mga, kung ano-ano na lang? Asukal, bigas, asin, galunggo ngayon, sibuyas na naman. Bakit? Kumita ba kayo dyan sa mga import-import dyan? Kumikita siguro kayo dyan, kaya ang hilig-hilig nyo mag-import-import, baka kumikita kayo dyan. Kumikita yata kayo dyan eh. Pinapatayin ninyo ang magsasaka sa Republika ng Pilipinas. Pinapatayin ninyo ang mga isda sa Republika ng Pilipinas. Dapat katulungan ng gobyerno. Ano kung pagdating ng panahon guys? Magka-global crisis. Sinabi ko nga ito guys sa dati kong mga vlog eh. Ngayon, naulitin ko guys, paano nga kung magka-global crisis? Hindi nyo ba alam guys ang global crisis? Wala ka nang mabibili ng pagkain guys. Wala nang magbibinta sa iyo ng pagkain. Kasi nga, global crisis na. Yung mga binibili natin gobyerno, yung mga ina-import nila guys, ng ating gobyerno, mga tira-tira yan sa kanilang bansa yan. Mga tira-tira pa nila dahil hindi pa nga tayo nagka-global crisis ngayon. Sobra nila yan, kaya binibinta sa bansa natin, sobra nila yan. Paano kung magka-global crisis nga? Wala nang magbibinta sa atin ng pagkain. Kasi nga, ang magsasaka sa ating bansa, pinabayaan na ng gobyerno, pati mga isa, pinabayaan na. Pero ngayon, mag-import ka ng galunggong, ang lawak-lawak ng dagat sa Pilipinas, mag-import ka pa ng galunggong. Bakit? Kumakita ba kayo dyan? Mahihahiya naman kayo. Ang kakapal lang mga mukha niya masyado ah. Super kapal na, ha? Kayo nasa gobyerno ha? Ang mukha niya, sobrang kapal na mga mukha niya, sobrang kapal na. Di na kayo nahiya sa tangbayan, ang tangbayan nagpasilo sa inyo, di na kayo nahiya. Sobrang kapal ang mukha niyo. Lahat na lang, import-import niyo. Makonsensya naman kayo. Marunong naman kayo sana magmahal ng mga ano, magsasaka sa bansa natin. At mag-isa, mahalin niyo naman. Tinan niyo dito, yung mga palayan dyan sa Nueva Ecija, yung mga palayan dyan sa ano, kung saan mga palayan, lalo sa Laguna, ginagawa lang sa subdivision ng mga bilyar, yung mga Camellia Homes. Ginagawa nila sa subdivision. Yung mga palayan, nilalagyan ng kalsada. Para yung mga palayan na sa gitna ng ano, mabibinta na naman yan. Hindi na napansin guys, mayroong iba dyan na ang lawak-lawak ng palayan, nilalagyan nila ng kalsada kaya para daw shortcut doon, hindi na daw ikot-ikot doon. Mga isla na talaga bulok eh. Yan ang mga isla na bulok para na daw ano, para hindi na daw magpunta doon ng mga sasakyan, gagawa sila ng kalsada rito. Yung mga sakahan dyan, hahatiin nila, gagawa sila ng kalsada dyan. Doon, pamunta doon. Mag-install yung bulok, no? Para yung nasa gitna ng mga palayan, pagdating ng panahon, baka ibinta na naman yung mga palayan dyan kasi may kalsada na ginagawa. Kaya itong mga, ano, yung bilyar na to, yung developer ng mga bilyar, ang mga bunga na naglalaway-laway na. Naglalaway-laway kasi gusto lang gawin sa division yung mga palayan dyan. O paano kung wala na tayo mataniman ng palayan? Anong kakainin ng tao? Siyempre, tatamarin na yung mga magsasaka sa atin kasi wala nga eh, pinabayaan ng gobyerno eh. Kaya ang gagawin ng magsasaka, ibinta na nila ang lupa nila. Ibinta na nila sa kahan nila. Di ba? Anong mangyari dyan kung puro na lang bahay dyan, puro sa division? Anong kakainin na tapon natin na panahon? Anong mangyayari sa kinabukasan ng mga apo ninyo? Yung mga apo ninyo sa talampakan, apo sa tuhod, anong mangyari dyan pag natin na panahon? Kung puro na bahay yan ng mga palayan?
Ano kakain natin? Bahay? Isipin nyo, yung kinabukasan ng apo sa tuhod ninyo, apo sa talampakan nyo, nang isipin nyo kung ano kahinatnan nila. Kasi tayo, matanda na tayo, mamamatay na tayo, eh paano pa yung mga bagong silang? Yung mga apo sa talampakan, apo sa tuhod. Magigising sila, wala nang palayan, kasi puro na sa division. Oh. Paano pag nagka-global crisis? Oh, wala nang kakainin ng tao dahil ang tagaibag mas ayaw na magbinta ng pagkain para sa kanila na lang yun. Oh, wala na magbinta sa atin ng pagkain para sa kanila na lang yun. Wala ka namang matay man na dito pala kasi puro na subdivision. Oh. Oh, kawawa. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa. Pagdating ng panahon, pag nagka-global crisis na, sana naman huwag mangyari ang global crisis. Kasi pag once nagka-global crisis, kawawa ang bansang Pilipinas, maraming Pilipino ang magugutom sapagkat ang tagaibang masa ay hindi na magbibinta ng kanilang pagkain dahil para sa kanilang mamamayan na yun. Hindi nila pwede ilabas yun. Sana naman huwag mangyari ang global crisis. Yan. Ngayon, ako guys, nagmamalasakit ako guys, dahil Pilipino, I'm proud Filipino, proud Filipino ko guys, pro-life ako. Kaya mahal na mahal ko ang mga kapwa ko Pilipino guys. Ganun na lang ako, ganun ako magmamalasakit guys sa kapwa ko Pilipino. Tapos, sasabihin nila, kontra ko sa gobyerno, NPA ako. Yan ang nangyari sa gobyerno eh. Pag nagsasalita ka, pag nangaral ka laban sa gobyerno, sasabihin ka, NPA ka. Dahil kontra ka sa gobyerno. Yan ang ganun nila. Kasi wala na silang ibang paraan, kundi yan ang gagawin nila. Pag nagpaalala ka sa gobyerno, may namasama nila. Yan. Kung saan mo kayo ngayon na Rose, like kayo mag-ingat. Bye-bye. Ingat po kayo. Ingat po. Yan.